Mga idol, makalipas nga po ang ilang games pa lang na paglalaro ni Michael Bridges sa Brooklyn Nets, tuluyan na nga po nitong nabubuhat ang kanilang koponan. Yan naman ang ating unang pag-uusapan ngayon. Nasasamahan ko na rin ang balitang sinisira nga po ngayon ni Ja Morant ang kanyang karir sa NBA. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang dapat nga daw pong mag-focus na ang Los Angeles Lakers kay Anthony Davis at ang naging laro ng Los Angeles Lakers at New York Knicks. Kaya mga idol, tara! Sa loob lamang nga po ng 13 laro ni Michael Bridges sa Brooklyn Nets ngayong season, tuloy-tuloy na nga pong nagiging maganda ang laro nito. Sa katunayan, gamit nga po ang kanyang naitalang 25 points ay natulong at nabuhat nga po niya ang Brooklyn Nets na ma-upset ang best team sa West na Denver Nuggets sa kanilang game na nagtapos sa score na 122-120. Kaya dahil nga po sa kanyang ginagawa ngayon, siya na nga po ang itinuturing bilang bagong superstar ng Nets na pag-average pa lang ito ng 17 points, 4.3 rebounds, 3.6 assists per game. Pero syempre, hindi rin naman nga nila ito matatalo ang Nuggets kung wala ang tulong ng kanyang mga teammates na kinabibilangan ni na Spencer Dinwiddie, Nick Claxton at si Cam Johnson na pare-parehong nagtala ng double digit points. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya ngayon sa balitang sinisira nga talaga ni Ja Morant ang kanyang NBA career. Ilang araw lamang nga po ang nakalilipas mula ng masuspende si Ja Morant sa Memphis Grizzlies ay may mga nagsilabasang balita nga po patungkol sa ilang mga hindi magagandang ginagawa nito sa labas ng court, kagaya na lamang ng kumalat na larawan sa social media na nagwaldas nga ito ng napakalaking pera para lamang sa hindi magandang gawain. Kaya dahil nga po mga idol sa patuloy na pagsilabasa ng mga bagong problemang haharapin ngayon ni Ja Morant ay malinaw na sinisira na talaga nito ang kanyang NBA career. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling storya ngayon, sa balitang dapat nga daw mag-focus ang Los Angeles Lakers kay Anthony Davis. Bago ba man nga po mga idol magsimula ang laro ng Lakers at New York Knicks, sinabi nga po ni Shaquille O'Neal sa isang podcast na dapat nga daw pangunahan ni Anthony Davis ang Lakers ngayon, gayong kasali pa rin ito sa top 10 sa pinakamagaling na NBA player ngayon. At kahit man nga po bumalik na sa kanilang lineup si LeBron, siya pa rin naman nga daw ang dapat ang bumuhat sa kanilang kupunan anuman ang mayari. At sa naging laro nga po mga idol ngayong araw ng Lakers kontra sa New York Knicks, bagamat man nga maganda ang nilaro dito ni D'Angelo Russell at Anthony Davis, hindi naman nga ito naging sapat upang sa ganoon makuha ang panalo. Binuhat pa rin naman nga po ni na RJ Barrett at Julius Randle ang Knicks para umabante. Ngunit marami nga po ang nakapansin mga idol na mga fans sa naging play ng Lakers sa huling segundo, 19 seconds pa nga ang natitira at 2 puntos lamang ang kalamangan ng Knicks. Pinabayaan nga nila ito at hindi nag-foul. Doon pala nga po ay masasabi na nating nagkamali talaga ng play ang mga Lakers player sa huling segundo. Dagdag pa nga dyan mga idol, good news nga po ang inilabas ngayon kay LeBron James na malapit na nga daw itong bumalik sa court ayon kay Coach Darvin Ham. At yan naman nga po ang ating aabangan sa mga susunod na araw. Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play to earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo, Dragon versus Tiger na simple lang, pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register, gamit lang ang iyong mobile na number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. So yun lamang mga idol ang ating pinakabagong balita ngayon na ating pinagkwentuhan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. I-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV, at syempre, shoutout sa lahat ng solid na laging nanonood dyan. Thanks for watching, mga idol!